Excuse me po. Thank you.
May I have the
Service in town. We are his joint project in OWWA. Kaya ang OWWA naman na rin yung magpunta ng hospital para sa hospital. Kita sa reminded to put up a hospital niya ng Dagiting Airport. Our minds met, so we entered into a project with the municipality of Dagiting for the construction of a 100-bed hospital facility in Dagiting. Pagkanyan doon sa sasak. Balbo, frustrated ako, nawala siya, kadayo na yung namuman ng project, pagkala ang lahat ng kami, as they, as we, our condition. Pero di ko na yan. Ano yung ginawa ang huligan ng mga pagkala niya is to partner with Northern Mineral Medical Center para inuhan ako na siya na kami ginawa a branch of the Northern Mineral Medical Center that will cater to Western and South Africa. And I hope and salamat po as I am very grateful sa OWWA. Gastos na ang sila niya, almost 40 million. Almost 40 million. Ang provincial ng 50 million plus. Ang kalulihin ng Dunan sa Wakaya property because of that dream. So that we take this opportunity, having been a proponent of the project before, to apologize to all for wala na hindi, wala magamit na program ng project in spite of all us true support for that project. Pero di ko na that is precisely when Mga minarang sa mga pinsugunan ng
nalaman is bukan nalaman. Hindi ko lang isipan na natutuwan na pero di lang kami ipagpapigyo ano susunod magbang sa among boss na mong inyong bisita ka ang inyong bisita ka ng kamahete usap siya ang inyong kanya tagda isang silay at sa norte. Pero usap-usap kapisigdaman. Kahit ang mga asawa at ini, puro bisaya. Mas kasap sa mga kuliyaw ng hindi mga bisaya. Ang makinsinan ko sa pagbayanan, usap siligas na sinarista. Pero kung kaya siya siya na mas minas at masiya, damman ang sa sabihin ng mga hindi. Ibang sandang na sabihin, yan ito kung pa naman isumat siya ito na abogado ng bayan ay sa ilang nagtakang siya ito sa Davao kinimoy nilaban sa mga dihanan ng mga kaisulan sa patakuan sa mga siya ito hindi nga siya sa kita nagsisi sa upat kapag presidente kumunong nasa gikan ang presidente ni Correy Aquino na hindi at the secretary pagkababan sa kasama ng Presidente Ramos na hindi kiting solicitor general ni Bali sa pagkasekretary ng Justice. Sa panahon ng Presidente Arroyo, ito ay mga pagkatalayo, ito nung kiting secretary sa kabinete ng ekonomiya ng pagkatalayo. Naroon mo sa panahon ng Presidente Rodrigo Duterte, paunin ay ako sa sekretaryo sa Department of Labor and Employment kung hanggang sa upat ang presidente kung sa kumikin ng sindi ang atong kalandong mamulo upat ang presidente na hindi na iyaya sa mga gagawin kung Kristo sa kumiyerto kung ang usap ng tao na ibahin sa hiyam inahiyam ang tao kana ang panginahan, puloy pa ang ipagka maninig na pinag-risyo at ang bisita pa. Mga kaisulan, ang ating bisita, period na ang bisita sa yan ng Dolo Integrated. Sa dito ng sindigan, sa pagdod, iyang naisipan ng istorya. Nasa ginagin, ngayon ko siya sa Davao, mismo ang mag-drive sa kanilang mga kinimigitan sa Davao na kasulingan ang pinipigitin sa kanilang mga. Usap sa mga makapagkabal ko siya ng bahala sa kanilang iyan ang ako na nang bisikusan na maura ko rin siguro gimbo sa pagpigitin na ang numero niya ibalang hamas sa kanang OSW kato mga dito sa Saudi, Kuwait, Hong Kong, Singapore, isang-isang orasa, makatawa sa atong kalaman sa sekalya. Isang tumang gabi, ang matawa ng email, mutek sa kumino sa kisintos at sa kinintos ng mga OSW. Binahan ang makita na siya isa sa opisyal sa gobyerno ang andam na mga kami nga mga taga-OFW na kulo na ano, masin, kung may rinuman ninyo na nakatawag ko sa konteksto ng sekretary ninyo, kung kanakiya at yung hugod ang konsultan ng pagkili. Imaitan ng anong yung nakaw ng television sa iyan ng konsultan. Usa sa kagilip kaya ng oro. Atok sa nagawatan sa usapan na inito pagpapak pagsalubong sa atin, alam ng pamulo si Secretary Bebot Bebot.
magbisikleta. Para na ito, yung mga nagpapaguna. O yung mga nagpapaguna ng dalawang beses, meron sila bisikleta. Yung bisikleta na yan, nakita nyo, may bag. Para kung gusto mo magnegosyo, imbawa, gusto mo magbenta ng balot. Yan, doon ko lang yung balot sa bag. At maliban doon sa bag, meron pang iPod 12. Hindi daw iPod 12, Android lang daw. Pero okay na rin yun, di ba? At higit na lahat, ang palaga kayo yun. O, 5,000 yun. Yan. At ibang doon mo ating mga light yun. Pero niya doon yung pag-negosyo ng karinderiya, may mag-negosyo ng sari-sari store, may mag-negosyo ng bigasa, nandiyan po ang inyong mga stock para mag-negosyo kayo. Yan po ang programa ng Department of Labor para sa mga manggagawang informal. Informal ang tawag natin dahil wala naman kayong employment, hindi naman kayong empleyado. Kayo mga self-employed, di ba? Meron sa inyo siguro dyan, tricycle driver. Meron bang tricycle driver dito? Ayan. Meron bang sidewalk vendor? Ayan. Meron bang masahista? Pag ayaw nyo masahista, yung paborito ni Andrew Tecadani Barca. Meron bang labandera sa inyo? Meron bang makahuma? Ba't wala naman ang trabaho mo? Baka naman ang alam ng trabaho, tukit lang. Ayan po, yan ang konting ayuda kita sa atong gobyerno. Konting tulong nila yan para sa ganoon ay ma-extend ninyo itong kahirapan ng itay ni COVID. Pero, pakinggan nyo ha, iniwan ni President Duterte. O nang ang sumpisa ko, iniwan niya, Bebot, inong dumi, anang kwarta sa Department of Labor, hindi kwarta ninyo. Kwarta na sa tao. Mga kinangan, anang kwarta, ihana sa tao. Kaya namin ako kami, namin ka lang rin, kami ihana sa inyo ang kamay na hindi. Ang pakiusap ka, ang buong ninyo, na nang kwarta na madawat ninyo, alagaan ninyo. Kano ba ngayon binibigay nyo? Thank you.
big, bright issues. Dahil ayaw ko mahanap. Ah, oh, bumili na kayo dyan. Dahil mamaya, bibigyan kayo ni administrator.
Dr. Albert A. Guti. For Tulong Panghanapbuhay, may I call? Menendez OFW Group Association. Atras mo, atras!
Thank you. Excuse.
Masinoga si Ma'am. Oo. Ako makita na ko din yung idol ha kay marag na amazed na ni Sir Mimpiso nga 1979 pa idol team na ako. So, upang kita pagbili ka na ng idol team. Oo. Oh. Yes, I don't think. Yes, but I don't think napulo ko matuwar ang mga and meron ko din mga news kay na ang mga establishment pa karon. Thank you.
Hi, guys. I had only my travel. I don't want to leave it. Thank you.
For the
gitna ka man. Ma'am, ma'am, peso manager. Thank you.
balon. Just like Congressman. Kika. Plan ahead of time? That's a very good question. Because, you know, itong programa namin ito ay, we call it the amelioration program to be able to give some aid. But these are temporary aid. So the more permanent and better solution to our problem is the creation of jobs. And that is the reason why we have the national employment strategy so that all the government agencies will
create jobs for our countrymen. Kagaya limbawa, ang public works, to create jobs, they will fully implement yung tinatawag natin build infrastructure program. The Department of Tourism will also create jobs for our industry workers in tourism. Public works, even for agriculture, our agriculture department will provide capital for our farmers so that they can plant more vegetable and other agricultural products. And if they succeed in doing that, they will create employment for our agricultural sector. Mm-hmm. Ang DOLE naman po, we are upscaling our workers para they will meet the new normal. Kasi iba na ngayon ang ating work form. Digital na. Mm-hmm. Kaya we are upscaling them through the TESTA. Meron silang training. Mm-hmm. In the meantime, kami naman, we are creating more employment destination for our overseas Filipino workers. And that is the reason why we are entering into agreement with Canada, with Russia, with China, and even Bangkok. So that we will have bilateral agreements with them to provide work destination for overseas workers. Okay. Secretary, one last question. Not only are we extending the help sa mga workers, but the employers itself, no, it also needs help because they were also affected by this pandemic. So very good. Uh-huh. So that is the mandate of the Department of Trade and Industry. I see. Ayan, okay. Yan po ang kanilang mandato. Di sigurado, bibigyan sila ng additional cash assistance. Mm. Department of Finance, we also allow them mga loans for them to be able to invest in more agriculture and business activities. Thank you po, Secretary. Okay. Sir, is there... Anak po kayong senator for 2022. Yung ba gusto mo? Kasi may parang lumalabas na sa national, like po daw ni Bebot Authority Tanlan. Why should we vote for you, sir? Meron pa namang hanggang October 8 na pag-isipan niya. Pero ang aking priority ngayon ay paano makatulong sa ating mga kababayan. Pagka natapos natin matulungan sila, saka na natin isipin ang politika. Good. Sir, an end-to-end though, sir. Is there any light? That's the number one concern of your friend, Bebot Bello. That is to strengthen yung endo. But having said that, we have to balance the interest of the workers and the interest of the employers. You do not have a business without an employer. Hindi pwede business puro employees. Hindi rin pwede ang business puro employers. So you have to take the balance between the workers and the employers. Para magandang relasyon, you will have industrial peace, you will have good business, you will have good economy. Perfect. So, Larry, in connection sa TUPAD, di ba dito sa TUPAD? Meron ka na ba? Wala pa. So, di ba doon sa Quezon City, parang merong isang field officer na na-recall dahil itong di-recall ko siya kasi controversy. Di-recall ko siya because I have to ask him to explain bakit hindi niya nasunod yung mga guidelines in the implementation of TUPAD. Kasi pag-implement ng TUPAD, kailangan sinisiguro nila na yung beneficiaryo nagtrabaho. At saka yung beneficiaryo matanggap nila yung tamang sahod nila. Dahil nangyari doon, walang trabaho at mayroong nagbayad, hindi naman napunta sa mga workers. So may konting irregularity doon. That's why we are investigated by the NBI. At pagka nahuli mga gumawa ng kalukuhan, dinimanda namin. In the meantime, yung recall ko, hindi naman pinaparusahan. Just like, just wanting to explain kung bakit nangyari yun. Na-resolve na ba yung controversy ng TUPAD na beneficiary talaga siya, natanggap talaga ng buo yung... Wala nga nakatanggap, ang natanggap lang yun, 1,000 Kasi ang problema naman, hindi rin sila nagtrabaho. Kasama rin sila sa kalokohan. Okay. Sir, naawa ko sa kanila dahil alam mo, kaya nila nagawa yun. No, ito yung mahirap natin kababayan. Talagang hirap na hirap sila. Eh, may naggawa, nag-alok sila ng ganong kalokohan, eh pumayag sila. O, kaya sabi ko, para naman hindi kayo mahirapan, patatrabahoin ko na kayo ngayon at nasoldoan ko kayo. Sir, ilan ho ba yung na-displaced na workers due to the pandemic? So far, parami-rami yan kasi kung isang dadami, kung isang liliit. Pero more or less, umabot na siguro ng mga 800,000. Sir, your comment, sir, on politicians riding on the TUPAD payout program, sir? Mga politician, hindi dapat taluan niya ng politika dahil ito ay naayuda sa ating mga kababayan. Kailangan talaga na mapunta sa kanila dahil kailangan nila yan.
bihira natin sila bigyan, tapos haluan mo po ng politika, makakarma ka niyan. Sir, apologies, okay. Sir, we are already needed doon sa kabilang galing. Okay. Okay. Isang picture lang, sir. Isa picture. Maganda. Thank you very much po. Maraming salamat. Dugay na katawa na nagkita pa. Oh, di ba, anak? Perfect, trying. Ganahan ito yung mga picture. Ay, pwede na natin pwede na natin. Sorry. Bye.